Nag-viral sa TikTok ang isang pasahero na hiningan umano ng yearbook sa NAIA Immigration at na-offload. Ayon sa Bureau of Immigration, iniimbestigahan na nila ang insidente. Hindi rin daw karaniwan na itinatanong ang yearbook ng pasahero. Ano ba talaga ang basis para ma-offload ang isang pasahero? Una na rito ay kapag merong hold departure order o warrant of arrest ang isang pasahero, ayon sa Bureau of Immigration. Pwede ka rin ma-offload kapag kulang ang dokumento mo. Halimbawa, travel authority para sa government employees o kaya ay DSWD clearance para sa pasaherong menor de edad. Nakaabang din ang immigration officers sa red flags. Hindi ka rin papayagan kapag sa tingin ng officer on duty ay may hindi pagkakatugma sa dokumento, background o trabaho at sa dahilan ng pagbiyahe mo. Not going into too much detail, at titingnan po kasi ng isang immigration officer sa departing passenger, triangulation po ang assessment ng ating immigration officer. Una pong tinitingnan yung kanyang document, like yung ticket niya, yung kanyang pasaporte, kung may mga supporting documents po siya dun sa kanyang travel. That is cross-check with that person's statement. So kung ano po yung mga sinasabi niya, ano po yung pagkakakwento niya doon sa kanyang purpose of travel. Hindi basehan ang itsura ng pasahero o kung first-time traveler ka para ma-offload, paglilinaw ng Bureau of Immigration. Mas nakabang daw ang immigration officer sa demeanor o kilos ng international flight passengers. There are many cases po na nakita namin na turista ang pipresenta po as tourists, pero pag dinouble check po yung kanilang return ticket, peke po pala yung mga return ticket nila, printed out lamang po. Kasi minsan, meron po mga cases na halimbawa, tatanungin natin, ilang araw kayo doon? Pero ang sasagot niya, 5 araw. Pero pag tinignan mo yung itinerary, 3 araw lang. Hindi nila alam yung actual itinerary nila, which is already a red flag. Kung turista ka, kasama din ang financial capacity sa tinitingnan ng Bureau of Immigration kung offloaded ka o hindi. Halimbawa, sa ibang bansa, mamamasyal po ng 1 buwan, pero wala po siyang financial capacity, dinedeclare po niya na wala po siyang financial capacity. So that's already a red flag na paano mo masusuportahan ang iyong sarili for 1 month in a foreign country if you do not have the means to support yourself doon po sa biyahe. Return ticket, passport, ID, itinerary, OEC para sa OFW, visa kung kailangan, at iba pang supporting documents ang kailangang ipresenta sa immigration officers. May nakaabang din na supervisor sa airport kung may apela ang isang pasahero na na-offload. Ayon sa Bureau of Immigration, kailangan nilang siguruhin legitimate ang biyahe ng bawat umaalis sa bansa para mapigilan ang pagdami ng human trafficking cases. We have also encountered cases kung saan po pinapatanda yung mga kababayan po natin para makapagtrabaho abroad. May mga OFWs po na nakukuli po natin that are minors and underage para na pinapatanda po, binibigyan ng mga documents that are falsified para magmukha silang older than they really are para makapagtrabaho po sila as household service workers abroad.